Welcome back to our YouTube channel. So for today's vlog, magriripad po ako ng aking mga orange mayana or yung trending na campfire. So bago po yan, sa hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Joyce. And kung bago ka lang sa akin channel, please do subscribe and pakiclick nyo na din po yung notification bell. And please like na din po. So yung mga orange mayana ko, andito po sila. Mga nasa marami na sila. Ayan. Iriripat ko po yung mga nasa maliit na pot. Ililipat ko na sila sa mas malaki-laki and magpo-propagate din po ako. Kung napapansin nyo po, iba-iba po yung meron pong ibang kulay yung dahon niya. So yan po yung pag-uusapan din natin ngayon kung bakit po nagkaganon yung kung bakit po nagkaganito yung kulay ng dahon niya. Pero pare-pareho po yan, orange mayana or yung campfire mayana. Ayan, so medyo pricely po sila, medyo mahal. Yung binili ko po nito, tatlong, kung napanood nyo po yung vlog ko na how to cut mayana para po pang tanim, pang propagate. Tatlong pot lang po yun, yung orange mayana ko. Yung mga pre-propagate ko, ito na sila. Yung iba guys, nakatanim po doon sa direkta sa lupa sa labas po ng bakod namin. Ito po yung iriripat ko. Tsaka ito. Ililipat ko po siya sa mas malaking lalagyan. Kasi mas maganda guys sa mga mayana. Pag lumalaki na mga ganito nakalaki, ilipat nyo sa mas malaking lalagyan or pot, mas lalo po silang tataba, mas lalo silang gaganda, mas lalo pong lalaki yung mga dahon nila. So bakit ito magkaiba? Kasi ito pong dalawa nakalagay po siya sa shaded part, kaya hindi po masyadong lumilitaw yung pagka-orange niya. So baka ma-confuse po kayo, meron po kasing ganito na mayana, yung rustic orange. Meron po ako noon, ipapakita ko po mamaya kasi nandun po sa labas ng bakod namin. So ito pong magaganda yung pag yung mga kulay niya, talagang lumilitaw yung pagka-orange niya. Nandito po siya sa harap ng bahay po namin. So naiinitan po siya ng mga bandang 1 PM. Mainit na po dito sa harap namin. Ayan yung ibang mayana. Diyan po sila nakalagay, nakahilera. So, mas maganda talaga pag naiinitan po yung mga mayana nyo. Kung titingnan nyo yung stem niya, para siyang nagmamaroon and red. Nagahalo po siya. And yung likod niya, dark po. Ayan. So yan po yung aking mga orange mayana. Magpo-propagate muna tayo guys ha. Ito po yung ipopropagate ko. Ayan. Marami na din po ang makakat natin dito. Yan. Nakaready naman guys yung pagtataniman ko. Yan. Yung soil mix na gagamitin ko, yun pa din yung garden soil. Tapos, hinaluan ko siya ng ipa ng palay. Magkakat na tayo. Pag nagkat kayo guys, ha, dapat maiksi lang. Huwag masyadong mahaba. Yan, mga ganito lang po. Mga 3 inches lang. Tapos, pag nag-cut kayo, isakto nyo dito sa node. Yan, cut nyo. So, yan, maliit lang. Huwag masyadong mahaba. Isang ano lang to, sa isang puno, marami na yung makukuha nating cuttings. Ito, makakabelo na silang lumaki. Yan. Kaya pag nag-cut kayo, dun sa may node guys, yung may palabas na baby branches. I-cut pa natin to. Kuubusin ko talaga yung pwedeng maipropagate. Kasi marami naman ako guys na ano, mother plant nito. Paparamihin natin sila. So, itong kinatan ko, wala naman problema kasi mas lalo po magkakasupling pa po yan. Yan, lalaki na yan mga baby branches na nasa inanuhan natin.
pinutulan. So, naka-anim tayo guys na cutting sa isang puno lang ng orange mayana. Yan, so itanim na natin. Maganda po kasi pag may ipa ng palay kasi madali pong magkaugat yung mga mayana. Yung ihalo nyo pong ipa ng palay, yung medyo bulok na, wag po yung bago kasi medyo mainit pa po yun eh. Yan. Tusok lang natin. Mabilis lang naman magkaugat po ito. Mga 1 week meron na po yan ugat. Meron po kasi na mga nagtatanim ng mayana na hindi po sila talaga nabubuhayan. And kaya yung ginagawa ko dito guys, pag merong bibili na nahihirapan, nagsasabi naman sila sa akin na hindi sila nahihirapan sila magpabuhay. So sinasabi ko, ako na lang yung magpapabuhay. Pipick upin na lang po nila dito sa bahay. Yan. So pagkatapos po nito, didiligan po natin. Pwede naman guys na diligan nyo muna yung lupa bago nyo taniman ng cuttings. Pwede naman po yun. Ito hindi ko pa to nadiligan. Didiligan ko siya mamaya pakatanim. Yan. So, maganda po yung may ipa ng palay kasi hindi compact yung soil niya. Hindi naman siya maselan. Mas mahirap. Alam nyo, mas mahirap po pabuhayin yung mga avatar compared dito sa orange mayana. Ayan. So, pagkatapos po nito, didiligan ko sila and ilalagay ko muna sila sa shaded part. Hindi ko muna sila papainitan. After 1 week, pwede na po siyang i-expose sa sun para gumanda na po yung kulay ng dahon niya. Sunod na po natin iripat itong dalawang pot ng orange mayana. Nakaready na din yung yung pagtataniman. Pag nagripat ako ng mayana guys, sinasama ko talaga yung lupa dun sa mga ugat niya. Kasi meron pong ibang nagriripat, tinatanggal nila lahat yung yung lupa. Minsan nga hinuhugasan pa nila. Ako, sinasabay ko na po yan. Babawasan ko muna po itong lupa. Bawasan natin. Pakaripat ko po nito. Pwede ko na po siyang ilagay agad sa direct sun. Hindi po yan guys malalanta kasi hindi ko naman tinanggal yung lupa niya. Inalis ko lang yung pot na pinaglalagyan niya. Yan. Ganyan lang. Patong lang. Tapos, dadagdagan ko lang yung lupa. Tapos, pwede po siyang diligan pag nagripat kayo. Pero pag nagripat kayo guys, natatanggalin nyo yung lupa, huwag nyo muna siyang i-expose sa sun. Ilagay nyo muna siya sa shaded part. Kailangan natin punuin. Kasi minsan, pag diniligan natin, lumalalim pa yung lupa niya. Yan. Kailangan po umaga at hapon didiligan nyo po yung mga mayana nyo. Lalo na po pag sobrang init. Yan, ito naman na isa. Medyo maliit pala yung pot ko. Ang dami ko guys na iriripat na mayana. Ito na po yung binibili ko na pot. Kasi, matagal po siya masira. Hindi gaya guys nung mga plastic na malalaki. Pag na-expose sila araw-araw sa, sa sun, excuse me po. Pasensya na po sa boses ko, medyo paos. Ayan. Yung mga plastic kasi guys na iba, yung malulutong na pot, mga ilang pag araw-araw po nasa init sila, minsan nagka-crack na, kaya ito na po yung binibili ko na itim.
Yung prenopagate ko guys na 6 cutting ng Mayana, after 3 weeks, pwede ko na po yan lagyan ng fertilizer. Para mabilis po silang tumaba at lumaki. Ito naman na niripat ko, mamayang hapon, lalagyan ko na po siya ng fertilizer. Urea po yung ilalagay ko dito. Tapos na tayong mag-propagate and mag-ripat. Ayan na po ang aking mga orange Mayana or yung campfire. So itong 6 na bagong propagate, ilalagay ko muna siya sa shaded part. Hindi ko muna po siya papainitan hanggang magka-ugat na po siya, ma-stable na siya. And ito dati na to guys, buhay na to. Pininch ko lang siya, nabuhay agad. Ang ganda ng orange Mayana guys, oh. Lalo na pag na-expose sila sa sun. Kaya ito, ilalagay ko na po sila dito. Yan, naiinitan po yan, mga bandang pahapon na mga, yung kainitan, mga 1 PM. Yan, mainit na po dyan. Then, ito naman na 6, dito ko muna sila. Yan, para hindi sila madirektang mainitan. Meron naman akong net dyan at sa ilalim may puno naman. Kaya, yan, malilim po dyan. Ang dami ko guys, yan yung mga iriripat ko. Wala pa kasi ako mapaglilipatan. Gusto ko yung medyo malaki na pot. Hanggang dito na lang guys yung aking vlog. Sana po nagustuhan nyo. Thank you for watching. Bye! Ingat po kayo!